Number 7, Mercedes-Benz SL550. Hello guys, welcome muli sa Noah's Garage. Sa video nito, tuturuan ko kayo kung paano i-connect ang inyong smartphone na Android sa inyong infotainment system ng Mitsubishi Xpander. So mukhang trivial ito, baka marami sa inyo ay alam na ito, pero alam ko na marami pa rin sa mga Mitsubishi Xpander owner na hindi alam ang pag-connect ng auto, Android Auto sa kanilang mga infotainment system. So kung hindi nyo alam, para sa inyo ito. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa cabin ng ating Mitsubishi Xpander. So ito yung pinaka home screen ng infotainment ng Xpander, no? So stock yan. So ito ay capable naman mag-play ng Android Auto tsaka ng Apple CarPlay, no? So since na Android phone meron tayo, so Android Auto ang gagamitin natin. So ano ba yung mga requirements, no? So kailangan nyo lang ng USB cable tulad nito. So dapat hindi siya type C. So ganito dapat siya. Yung stock na cable niyo from your phone, pwede gamitin 'yon or bibili kayo ng mga aftermarket na USB cable, ano. Then sasak niyo 'yan dito. Kokonek niyo dito sa ganyang icon, ano. Pagka ganyan, ibig sabihin pwede nating i-connect yung ating USB diyan. Okay? So kabit natin. Yan. So ang isa pang bago natin i-connect ito dito sa ating phone, ang isa pang requirement diyan, kailangan meron kayong internet connection. So ako ay naka wifi. Kung may mobile data kayo sa phone ninyo, okay lang din, ano. Okay, so kailangan nyo ring i-open yung inyong Bluetooth, pero kadalasan automatic na yun, ano, automatic mag-on, mag-enable agad yung inyong Bluetooth kapag kinabit nyo itong cable na ito. So some infotainment system guys, wireless siya, no? Hindi na kailangan ng cable. Pero dito kasi kailangan pa ng cable. So kapag kinonnect natin 'yan dito sa ating phone. Yan. So makita nyo, lumabas Android Auto. So automatic siya, no? Yan. So ito na yung pinaka interface niya, pinaka menu niya. Okay? So makita natin dito na automatic nag-on yung kanyang Bluetooth. Okay, so kagandahan dito yung mga apps niyan, specifically yung Spotify, pwede nyo nang i-play dito sa infotainment system ninyo, ng kotse nyo, no? Sa Xpander ninyo. Pero yung mga ibang apps dito, dito pa rin ninyo kukontrolin sa inyong phone. For example, yung YouTube, dito nyo kukontrolin, dito nyo makikita. Pero yung sound, syempre, lalabas sa car speakers ninyo. So, hindi rin maganda, no? Kasi hindi naman nakikita dito sa screen. So, yun yung isang drawback nun. So, hindi siya pwede mag-play ng mga videos tsaka ibang mga apps dito sa yung mismong infotainment system ninyo. Pero meron tayong gagawing hack, guys, no? Paano mag-play ng YouTube dito sa infotainment system ninyo. Una-una, ganoon lang mag-connect ng inyong smartphone sa inyong infotainment system ng Mitsubishi Xpander, Montero at iba pang mga sasakyan. Ganun lang mag-connect ng Android Auto. Pero kung gusto niyo na ma-play natin yung mga videos diyan, especially yung YouTube, tuturuan ko kayo, ano. So meron lang tayong ida-download na apps. Okay? So screen capture ko lang ito para makita niyo nang malinaw. Okay, so ito yung interface ng phone natin. So pupunta lang kayo sa browser ng phone ninyo, ano. For example, ito sa Chrome. So yung link ilalagay ko sa description para mabisita rin ninyo, no guys. So dito sa baba, punta kayo sa go to download. Tapos assets, pindutin nyo to, itong AAD, Android Auto Apps Release.apk. download natin. Open.
Tapos package installer, yun ang gamitin natin. They want to install this app. Install. Open. Attention, you have to enable the installation from unknown sources. So dapat natin i-enable siya. Okay. Enable lang natin to, tong AAAD. Balik tayo. Yan. Okay, so nandito na ngayon tayo sa car stream natin dito sa apps na ito, ano. Okay, so click natin yung car stream. Allow. Which one? So, yung una na lang. So, yung free version lang yung gagamitin natin, ano? Hindi yung paid version. $5 kasi yung paid version nito. Pag paid version, so makaka-download kayo ng maraming features dito sa AAAD. Naglo-load lang. Do you want to install this app? Install car stream for YouTube yan. Open. While using this app, allow. So ito ay YouTube phone version to, no guys. Okay. So guys, nandito na yung car stream, no? Nakalagay na sa ating infotainment system. So, na-install na siya. Kung hindi nyo makita dyan, kailangan nyo siyang i-setup dun sa Android Auto settings ng inyong phone. Okay? Tapos, ilagay nyo siya dito sa menu ninyo. So, pag kinlik natin yan, ayan na ang YouTube. Okay? So, ganun lang, no? So, kapag nagda-drive kayo, huwag kayong mag-manonood ng YouTube, no? Paalala lang, guys, no? Okay, so yan ang kagandahan ng Android Auto. So, konting hack at sana may natutunan kayo guys, no? So, sana nagustuhan nyo yung video na ito. Pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Maraming salamat. Sa ulitin.